Ayan mga kabarangay, at welcome back ulit sa ating munting channel. Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga idol. Ayan, gagawa nga pala tayo at magluluto na walang iba kundi ang trending na bagnet sisig with tukwa mga idol. Ayan, with crispy tukwa. Ayan, at napakadali, napakasimple na ng ganitong klaseng recipe. At higit sa lahat, kaya natin gawin sa ating mga tahanan at pwedeng panghanda. Ayan, lalong-lalo na yung parating ng mga holiday season, pampulutan the best dahil ang ating ginamit rito ay bagnet mga idol. Ayan, una-una natin gawin ay prito lang natin ang ating tukwa na talagang hiniwa natin na medyo maliliit. Ayan. So, i-crispy lang po natin. Sorbo lang po natin na i-crispy ng maayos ang ating tukwa na chinap-chap natin ng pakyubs na medyo maliliit para masarap at sisig na sisig ang dating ng ating bagnet sisig. So ayan ang ating bagnet. So luto na po siya. Ang ginawa natin ay pinalutong natin at syempre pinakrispy natin ang husto para masarap ang ating bagnet sisig mga lods. So ayan. At syempre pag na-crispy na, ang gagawin naman natin rito ay hiwain naman natin siya ng medyo pakyubs o maliliit o pwedeng i-chop-chop natin ng maliliit. So depende na po sa inyo kung anong klaseng hiwa, gaano kalalaki ang gusto niyo mangyari sa hiwa ng ating bagnet mga idol. Ayan, napakadali, napakasimple po ng ganitong recipe at higit sa lahat napakasarap mga idol. Ayan, bagong recipe to na talaga namang patok. Ayan mga idol. So ayan, pagkahiwa ng ating bagnet, tapos na po nating hiwain kasama ang ating pinalutong na tukwa. So ayan, prepare naman tayo ng sibuyas. Ayan mga idol, syempre ang sibuyas nagpapabango sa mga sisig yan. At unang-una, mas maraming sibuyas, syempre mas masarap. Ayan. At syempre hindi rin mawala ang kanyang partner sa ating sisig. Walang iba kundi ang ating sili green. Ayan, kung tawagin natin ay sili panigang mga idol. Ayan, syempre chap-chap lang natin na medyo maliliit. Kasama na rin ang ating siling labuyo. So ayan, dahil na-chap na natin lahat ang kanyang mga sangkap, ginisa na rin natin ang ating white onions. So ayan, dahil tapos na natin hiwain, so ginisa na natin ang ating white onions mga idol kasama ang silisigang. At syempre ihalo na rin natin ang ating chinap-chap na bagnet at ang ating pinalutong na tukwa mga idol. Ayan. At syempre nag-addition natin rito ng pampasarap, walang iba kundi ang oyster sauce. At syempre yung ating ground black pepper, medyo marami, medyo masarap. Ayan. At ang ilagay natin rito ay konting asin lang mga idol. Syempre rock salt lang para masarap ang ating sisig at hindi masyado nakakasawa. Ayan. At syempre nag-additional rin tayo rito ng liquid seasoning at syempre yung pampalasa, pampasarap, walang iba kundi ang ating level spread mga idol. Ayan. Talaga namang napakasarap na itong recipe na ito. Ayan. Ito po ang kakaiba ng ating bagnet sisig dahil nilagyan pa po natin ng cheese. Ayan. Ginagyaran po natin ng cheese mga idol. Syempre para mas lalong sumarap ang ating bagnet sisig with crispy tukwa. Ayan. At nilagyan na natin ang iba pa niyang mga ingredients kagaya ng silisigang at ang ating spring onion. Ayan mga idol. So ayan, luto ng ating bagnet sisig with tukwa. At ilalagay na po natin sa ating malaking sizzling plate mga idol. Ayan, naglagay lang tayo ng star margarine. Siyempre para mas lalong sumarap at mangibabaw ang sarap ng ating bagnet sisig. Ayan mga idol. At siyempre naglagay rin tayo ng itlog sa gitna. Ayan, sisig na sisig po ang dating at higit sa lahat napakasarap, napakabango. At siyempre hindi mawawala ang ating mayonnaise mga idol. Ayan, at yan lang po. Napakadali, napakasimple ng ating bagnet sisig with tukwa. Ayan, at pwede na po tayong tumagay. Ayan, at maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ayan, at sa mga gustong umorder nga pala ng ating bagnet bagoong mga idol, ayan, PM lang po. At mamaya ilagay po natin ang link dito sa ating comment section. Ayan, order na po. At sa mga gustong nagninegosyo po ng ating bagnet bagoong, sa mga gustong mag-reseller, ayan, PM lang po. Siyempre, bigyan ko kayo ng mababang presyuhan. Ayan, salamat po.